Inaasang ipagpapatuloy ngayong araw ang pag-aanunsyo ng liderato ng Senado sa mga mamumuno sa iba't ibang komite ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Kahapon, inanunsyo na ang ilang committee chairmen na kaya nabibilangan ng mga bagong mambabatas. Mula sa Senado, may ulat on the spot si Jam Sisante. Jam? Yes, Rafi, inaabangan nga ang pag-anunsyo mamaya o sa mga susunod na araw kung sino ang magiging chairman ng tinuturing na makapangyarihan ng mga komite tulad ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno. Mahalaga ang papel ng chairman ng mga komite dahil sa komite unang sinasala ang mga panukala bago ito umabot sa plenaryo. Kahapon, inanunsyo na ni Majority Leader Alan Peter Cayetano kung sino ang chairman ng ilang komite. Napunta kay Sen. Chis Escudero ang Education Committee, ang National Defense Committee kay Sen. Antonio Trillanes IV. Kay Senador Coco Pimentel naman ang Justice Committee, kaya otomatiko din siyang isa sa mga kinatawan ng Kongreso sa Judicial and Bar Council. Kay Senador Bong Revilla napunta ang Public Services Committee, habang kay Senador Lito Labid naman ang Tourism Committee. Nagkaroon din ng chairmanships ang mga bagitong senador tulad ni Senador Cynthia Villar na pinuno na ng Agriculture Committee at na Senador Bam Aquino na chairman naman ng Committee on Trade and Commerce. Si Senator Grace Poe, dalawa ang committee chairmanship, ang Public Order and Dangerous Drugs Committee at Public Information and Mass Media Committee. Sabi ni Poe, gagawin niyang prioridad sa kanyang komite ang pagdinig sa Freedom of Information o FOI Bill kahit hindi ito binanggit ni Pangulong Aquino sa kanyang State of the Nation address. Naniniwala daw kasi si Poe na kailangan ng FOI Bill. May mga kailangan lang siguraduhin nga sa panukala tulad ng proteksyon ng national security. Matatanda ang pinasa ng Senado ang FOI Bill noong nakaraang Kongreso pero hindi ito lumusot sa Kamara. Rafi? Maraming salamat, Jam Sisante.